Tumayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Muling nabuhay si Jesus. Aleluya, aleluya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang sandiga ng ating pananampalataya, hinihikayat tayo ni San Pablo na bumangong muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y makakabangon tayo bilang bagong nilalang, puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging bagong mga nilalang. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurian, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka.
banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hodeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat suma sa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos
ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kulusas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaruroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo nang amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay. Pagkabuhay, ano ba Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong liwanag niya't kaningan. Anghel na malinaw, kumut at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya.
magbasbas ka. Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng kanyang kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Happy Easter po sa inyong lahat at batiin po ang ating mga katabi ng Happy Easter. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang Panginoong muling nabuhay, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Bawat simula ay may katapusan, at ang bawat katapusan ay may panibagong simulain. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Tayong lahat ay nagagalak at nagdiriwang sapagkat ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kaligtasan ay napasa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay
magpakailanman. Kaya't purihin muli natin ang Diyos. Ibigay natin ngayon ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Ito ang bukang bibig ng bawat isa sa atin. Tunay ngang ang araw na ito ay ginawa ng ating Panginoon. Magsaya tayo at magdiwang. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang nagsasabi kung ano ang nangyari kay Jesus o paano naganap ang muling pagkabuhay. Ngunit ito ay naghahayag at nagbibigay sa atin ng mga unang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Gaya ng inilarawan sa atin, si Maria Magdalena ay nagtungo sa libingan sa oras ng umaga at nasumpungang naalis na ang bato sa libingan at tunay ngang ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay nabuhay mula sa mga patay at nagdala siya ng liwanag sa sangkatauhan. Ang liwanag ni Kristo ang gumapi sa kadiliman at siya ang bukod tanging nagasik ng liwanag. Ang liwanag na ito ay ang pagkabuhay na hinihintay sa napakatagal ng panahon mula pa sa unang pagkakalikha sa tao. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi lamang isang tanda ng ating nakaraan, kundi ito rin ang bumubuo sa ating kasalukuyang buhay at sa ating hinarap na kaluwalhatian. At ano ang kaluwalhatian natin sa hinaharap? Iyan ay ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli na siyang pinakasentro ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang muling pagkabuhay din ay ang sentro ng ating pananampalataya. Sinabi nga ni San Pablo, kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay, walang saysay ang ating pananampalataya. Napakaganda po no? Uulitin ko. Kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay, wala ring saysay ang ating pananampalataya. Ang atin pong Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong bakas ng kaniyang kalikasan. Itinaguyod ng Ama ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan. At ang pinakamataas na antas ng plano ng Diyos para sa atin ay ang ating muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ito ng may pinakamalaking kahalagahan. Kung walang muling pagkabuhay, lahat tayo hahantong sa kawalan. Uulitin ko, kung wala pong muling pagkabuhay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, lahat tayo hahantong sa kawalan. Kagabi po, kung tayo ay dumalo sa Easter Vigil, napakinggan po natin ang exultet o ang maringal na pagpapahayag na ngayon'y Pasko na ng pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na may buhay sa likod ng libingan. Ito ang nagpapaalala sa atin na may masigit pa sa bawat isa sa atin kaysa nakikita ng ating mga mata, na mayroon tayong immortal na kaluluwa.
na sa ating buhay, mabubuhay tayo magpakailanman kasama ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng kaniyang muling pagkabuhay, tinalo ni Jesus ang kamatayan at binuksan niya ang pintuan ng walang hanggang paraiso. Ang kamatayan ay ang sumpa ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Ang sariling kamatayan ni Jesus ang naging kabayaran para sa kasalanan ng mundo. Dahil siya ay nabuhay, alam natin na ang kabayaran para sa kasalanan ay tapos na. Ito ay tapos na. Sa makatuwid, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang panaginip, kundi ito ay isang katotohanan. Alam po ninyo, mayroong isang kinanta si megastar Sharon Cuneta na pinamagatang Sana'y Wala Nang Wakas. At ito yung sinasabi sa lyrics. Sana'y wala nang wakas kung ang pag-ibig ay wagas. Paglalambing sa iyong piling ay ligaya kung walang kambing. Kung hindi malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin pagkat walang katapusan kitang iibigin. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan kung yan ang paraan upang ang landas mo ay masundan. Kahit ilang ulit na ako ay iyong saktan, hindi kita maaaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Sana'y wala nang wakas. Marahil nasagot na noon pa ang pangarap na iyan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, hindi nagtagumpay ang kamatayan. Umusbong ang buhay. Sa pag-usbong ng buhay, ay nakatakda na ito sa isang buhay na walang hanggan. Sana wala nang wakas. Oo, sa pamamagitan ni Kristo, ito ay posible. Dahil wala nang makapaghihiwalay sa atin ngayon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't ang kantang ito ay parang love song ni Kristo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno para sa ating lahat na bumubuo ng kanyang simbahan na walang katapusan niya tayong iibigin. Na kahit ilang tinik at krus pa ay kaya niyang yakapin at hagkan upang tayo ay masundan at wag sa kanya ay mapahiwalay. Na kahit ilang beses pa natin siyang saktan, hinding-hindi niya tayo iiwanan at bibitawan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo ngayon ng liwanag ni Kristo na magkaroon ng mas malalim pang pasasalamat dahil sa kaniyang muling pagkabuhay. Isang walang hanggang pasasalamat sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Isang pusong nagpapasalamat sa gitna ng ating wasak na mundo.
Kapag nararamdaman natin na tayo ay naliligaw, kapag tayo ay nahuhuli na sa ating paglalakbay, kapag wala na tayong boses, dahil pagod na tayong lumaban, kapag wala na tayong lakas, dahil gusto na nating bumitaw, kapag wala na tayong saysay, dahil gusto na nating sumuko, lagi nating tatandaan, mayroong pagkabuhay. Ang pagkabuhay na laging magbibigay sa atin ng liwanag pagkatapos ng isang maligim na dilim. Kaya nga sa mga sandali na nararamdaman natin na tayo ay nasa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay at tila baga wala na tayong pag-asa, sa pagkakataong iyon, hayaan natin ang ating mga sarili ay tuluyang mahalin ng lubusan ng ating Panginoon. Dahil doon lamang natin mapagtatanto na ang Diyos lamang ang pinakamahalaga sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang masasabi natin na ngayon, sa bawat linggo pang darating, ito ay isang karanasan ng muling pagkabuhay. Bumangon tayo mula sa mga pasanin at paghihirap ng kadiliman. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon, upang makita at masilayan natin ang tunay na liwanag at pagpapala. Bumangon tayo mula sa mga sugat kung anuman ang mga naidulot ng nakaraan. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon para sa ating paghilom, pagpapagaling at pagpapanibagong lakas. At tulad ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, bumangon tayong lahat mula sa dilim ng kasalanan at kamatayan. Salubungin natin ang tunay na liwanag ng mundo, si Kristong muling nabuhay. At si Kristo, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, ay naririto sa mga sandaling ito. Nandito siya sa kaibuturan ng iyong puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayong makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kaniyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matamat at maaasahang kaanib ng kaniyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan
at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung kayo'y makapapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kaniyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kaniyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya sa pagbibinyag sa Panginoon ang kinin nating lahat, habilin ni Jesus noong siya'y lumitsan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya isang pagbibinyag isang Panginoon ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibiyak, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Kaya nga o Ama, sana'y iyong hawian
aming mga puso ng mga alitan sa pananampalataya, sa pagbibinyag, sa Panginoon ang kilig nating lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kadakilaan ng Ama, muling nabuhay ang anak niyang, si Kristong ating Panginoon. Ngayon dumalangin tayo sa Kanya, tayong lubos na nagtitiwala sa Kanyang makaamang pagkalinga. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod bilang mga kamanlalakbay ng bawat tao, tunay na malasakit sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likasyaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang tagumpay ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin. Ngayong ipinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalanan at kamatayan, masalamin nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay ni ito, ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mula sa amin,
pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupik. Ang pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang napalirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay,
Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno.
lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa inyong bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangako'ng kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre